Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Tokis ni Pidol. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at kaibigan ay ito pong pag-alis ng Pangulong Bongbong Marcos dito po sa kanyang official visit sa Estados Unidos, dyan po sa Washington DC, at sila po ay tutulak patungong Inglaterra para po sa official coronation ng Hari ng Inglaterra na si King Charles III. Dito po sa ulat ng Manila Bulletin, ito po ang sabi: Marcos up to London for King Charles coronation. From Washington, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will fly to London for the coronation of King Charles on Thursday evening here. Ayun ang sabi. Marcos said he will leave the United States shortly after his last engagement in his 5-day official visit. Aalis ako mamaya in a few hours, 2 hours. Aalis na ako in a while para makatungo, para makarating ako. Maglalanding ako sa Gatwick. Ayan. The president said he was compelled to attend the coronation of the king as we were not able to attend the burial of the late Queen Elizabeth last year. The Marcoses are acquainted with the royal family. Meron po niyan kasi nung kapanahunan po nung mga medyo bata-bata pa si Madam Imelda Marcos at si Prince Charles, may picture po yan magkatabi. Pinapayungan po ni yata ni Madam Imelda si Prince Charles pa. They're acquainted at kilala po ni King Charles III ang mga Pilipino. At remember, yung kauna-unahang nurse na nagbakuna para dun sa pandemic, ginawaran ng mataas na award ng Britanya, Pilipina. Oh, di ba? Sikat ang mga Pilipino. Oh. On the sidelines, Marcos will also meet with UK Prime Minister Rishi Sunak. O bago na po ito. On the sidelines lang, habang siguro nag-aantay dun sa actual na seremonya ng coronation kay King Charles. Ayun ang sabi niya. He added that there are also requests from other leaders to meet him but they would only be limited to have conversations on the sidelines of the coronation. He said they will possibly discuss the relations between the Philippines and the United Kingdom. Tignan nyo, after mapuntahan yung China, ang Amerika, ngayon naman UK. The next month yan, may invitation din siya kay Macron. Meron, nag-yes na nga siya dyan eh, pero prior to that, a-attend muna siya ng ASEAN, yung ASEAN Games. May mga ginto na po tayo, nakita ko po, di ba? The UK is a constitutional monarchy, so in terms of foreign policy, may input ang royal family. Pero hindi galing doon. Oh. It will be the Prime Ministry that will determine what our relationship with the UK is. And I think that is constant right now and patuloy lang naman. We trade and we continue to help our Filipino nationals in the UK. But I think, general, we will maintain the same relationship. It has been a relationship very advantageous to all parties involved. So I think that we will stay the course and continue to deal with each other in very similar way that we have done before. Ayun, di ba? Madali nung sagot. Why land in Gatwick? Ayan. Marcos said he will land in Gatwick as he will be observing the airport's best practices, hoping he can learn from them and apply it to the Philippine airports. Tignan nyo. May dahilan pala bakit dun daw sa Gatwick siya maglaland. Di ba? Ang laki ng problema ng malas na airport na yun. Yang naiya na yan. Mr. President, scrutinize mo na si Bautista saka si MIAA. It's time to put down the axe. Yun. Marcos said he will land in Gatwick as he will be observing. Ayan. Ang dahilan kung bakit tayo sa Gatwick maglaland, actually, hindi sa Gatwick ang pinupuntahan. Ngunit ngayon, pupuntahan ko yung Gatwick dahil titingnan ko yung operation ng kanilang airport. Kung bagay ba ito yung mga lessons learned nila, yung mga ginawa nilang best practices na pwede nating dalhin sa Pilipinas. Correct. Tama naman. O dito po sa my Twitter account na MiggyPat29, may mga larawan po dyan. I think galing din po to sa ibang website. Sinasabi niya na dumating na po sa UK si Pangulong Ferdinand Marcos para dumalo sa coronation ni Prince Charles o King Charles III at Queen Consort Camilla. I apologize. I'm correcting myself. King Charles III at Queen
Consort Camila. O ayan. Dito po sa post ng PCO, no, yung Presidential Communication Office, eh dumating na po ang ating Pangulo sa United Kingdom. Habang nasa Gatwick Airport, siniguro ng Pangulo na makipagpulong. Nakipagpulong kaagad, wala pa yung official business ng coronation. Trabaho kaagad sa mga official nito at dumibot na rin sa kanilang ikalawang pinakaabalang paliparan sa mundo. Ito ay para makakalap ng mga idea sa pagpapabuti ng operasyon ng mga airport sa Pilipinas. Sinalubong si PBBM ng representante ni King Charles III upang bigyan ng mainit na pagtanggap sa bansa. Ay, wow, wow. Tingnan nyo yung mga larawan. Inilibot na siya dyan po sa Gatwick Airport. No? Oh, binaw nyo, sinalubong pa siya ng mga ano? Ay, 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 nakakaingit naman si PBBM. Sinalubong po siya ng mga tauhan ni King Charles. Wow! Amen to that. Diba? Ang galing, ang galing. Ito pa. Nagkaroon ng executive meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Bayo Ogonlesi, chairman ng Global Infrastructure Partners, upang pag-usapan ang pamumuhunan ng kumpanya sa sektor ng enerhiya, transportasyon at digital ng Pilipinas. Isa sa mga nangungunang infrastructure fund manager sa mundo ang GIP na nakabase sa Estados Unidos. Oh, I think nasa ano to, nasa London na ito eh. Nasa London na sila niyan. Pero nakipagkita lang yung mga official. Oh, see? Look at this. No, trabaho ka agad. Ang galing naman. Nakaka-elib naman to. Wala pa nga, nagtatrabaho na. Diba? O sino yan? O kayo na. Diba? Yan po, mga kababayan, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.